pag-Wapings, isang pagbati mo dito sa Alberta kasi dito ako ngayon sa isang park na ito yung kumbaga yung kung gusto mong maglakad-lakad. Mahaba siya, ayan oh. Yan doon. Yan park. Kung gusto mong mag-bike, makakapag-bike ka. Yung parang kung mahilig ka sa mga lakad-lakad ganyan, ayan oh. Mga kag-Wapings, yung mga parang hiking kung mahilig ka. So yan dito yan sa isa lang to sa mga pwede mong puntahan pagka gusto mong maglakad-lakad. Matarik siya eh, para sa bundok. Ayun pa mga kag-Wapings, so kung nakikita niyo yung mga bundok-bundok na yan, papunta ka doon. Eh kung gusto mo lang naman mag-exercise, eh pumunta ako dito kasi malapit lang dito sa pinuntahan ko yung mga kaibigan ko na naglaro-laro lang naman kami ng ng poker game. Pero umalis na ako kasi may lakad na naman ako eh. Nag-uusap kami, may nag-text sa akin, may lakad na naman, may nag-imbita na naman. So ganun lang mga kag-Wapings, yung pagka sinong mag-imbita, pupuntahan mo. Kung kasi ganyan kasi dito, by appointment. Hindi ka pwedeng pupunta sa isang lugar na dahil gusto mo, dahil naisipan mong pumunta. Hindi ka gaya sa atin, halimbawa, pupuntahan ka, no? Pupuntahan mo sa bahay niya, bibisitahin mo, pagbukas ng pinto, okay na eh. Dito hindi. Kailangan by appointment. Kasi wala kang dadatnan na tao, o kaya pagka hindi mo naman pinagbigyan, umuo ka, magtatampo. Ito kasi matagal na nag-imbita yan. Tagal na, siguro mga 4 hours ago. Ganun lang kasi strike anywhere tayo mga kag-Wapings. Mga tropa ko ng mga ng mga matitikas din dito sa Calgary. Kasi hindi naman puro tisay lang, may mga tisoy din. Pero ito kasi itong kalaro ko mga ito, mga talagang mga Calgary's finest, mga law enforcement sila, nasa law enforcement. 'Yun, kaya ayun, naglaro-laro kami ng poker. Kwento-kwentuhan, ganun lang. Pagka may time, pagka parang weekend, kasi long weekend, parang ganun, magkikita-kita. Kag-Wapings, ang topic ko naman ngayon ay tungkol sa Pinoy ka, no? Yung average gay ka lang. Yung hindi ka celebrity status, hindi ka yung artistay ng dating, at average guy ka nga lang eh, hindi ka mayaman. Ngayon, ito ngayon ang tanong mga kag-Wapings. Magugustuhan ka ba ng isang tisay na napakaganda? Yung tisay na mga pang Instagram model, yung mga tisay na talagang mga high class, hindi yung mga tisay na dalawasing, may mga magaganda ang mga tisay, pero mayroon din kasi mga tisay na yung mga parang yung parang medyo maganda lang. Pero ang sinasabi ko yung mga yung pag sinabi mong high class, high value, ito yung mga ang mga suot nagmamaneho ng nagmamaneho ng Lamborghini o kaya ang mga yun sasakyan pala, yung mga suot niya for mga branded name. So yun ang ibig kong sabihin, dun tayo sa yung pwede bang magustuhan ka ng mga ganong tisay? Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor, 'cause I know what you don't. Oh, yan ang sinasabi ko mga kag-Wapings. Pwede. Bakit pwede? Kasi mga kag-Wapings, yung kilala kong Pinoy,
eh, yan ang mga ano niya talaga. Hindi siya kumukuha ng mga tisay na ano, ha, na yung mga walang trabaho o kaya yung nakikitira kung may mga tisay kasi na yung parang ano ba, yung nakikitira sa mga kaibigan, tapos nagtatrabaho ng kung ano-ano lang dyan. So maraming ganun. Pero ibig kong sabihin, doon tayo sa yung tanong na, yung mga high quality, pwede ba na magustuhan ka bilang isang Pinoy na hindi ka naman celebrity status, hindi ka gwapo, hindi ka mayaman, average guy ka lang. O ngayon, paano nangyayari yung mga kagwapings? Ito yung mga kagwapings. In reality kasi, ang mga tisay talaga mga kagwapings, hindi sila masyadong ano, sa looks. Okay yung may looks ka. Let's say, Pinoy ka. Talagang ang gwapo-gwapo mo, ano? Pag dumating ka dito mga kagwapings, gwapong-gwapo ka, Mr. Philippines ka, dumating ka dito. Hindi ka rito gwapo kasi ang mga tisoy dito, wala kang binatbat. Ang daming gwapo rito. O halimbawa, maganda ka dyan sa Pilipinas. Pagpunta ka rito, maganda ka ba? Eh, yung mga pakalat-kalat na mga tisay dyan, na mga sinasabi kong dalawasing ko na yung mga pag nalasing, sama ka agad sa'yo. Mas magaganda pa sa mga celebrity sa atin eh. Oh, so, dito mga kagwapings, kung iisipin mo na, hindi ako magugustuhan niyan kasi hindi naman ako gwapo, hindi ako celebrity, hindi ganun mga kagwapings, ang totoo lang, ano. Iba siyempre yung may status ka, may looks ka, may pera ka kasi, added bonus yun eh. Pero yung minsan kasi yung kapapanood natin ng mga parang drama, yung kapapanood natin ng mga kung ano-ano sa napapanood natin na yung mga parang kung sino yun na lang yung may pera, ang dami-daming mga nagagandahang pisay. Yung mga pang TV yun, pero ang sinasabi ko kasi sa totoong buhay, kasi hindi porket celebrity sila, porket mayaman sila, sila na lang ang may karapatan na na parang yung napapanood nyo na may mga kasamang nagagandahan. Kaya ang sinasabi ko mga kagwapings, yung nangyayari sa totoong buhay, hindi yung mga celebrity, siyempre yung mga sikat na, siyempre napapaligiran ng mga nagaganda ang mga tisay. Kasi yung mga tisay na yun, nag-aanga din yun ng nangangarap din na parang, halimbawa, magaling kang singer, naging back up mo, baka ma-discover mo. Pero, ang sinasabi ko mga kagwapings, yung magugustuhan ka, tapos Pinoy ka pa. Yun mga kagwapings. Naman dyan paano ka magugustuhan itong mga tisay na to? Di ba? Ngayon itong mga kagwapings, tayo kasi mga Pinoy, yung tinatawag na, yung ang kultura natin, tinuro sa atin yung Maginoo, yung mga talagang yung ang babae, parang pinipedestal natin sila, yung 'di ba yung mga kasabihan sa atin na talagang ipagsisibak mo ng kaho, yung mga ganon. Although sa panahon ngayon, mga panahon pa naman ni Maria Clara yun, pero ngayon nagbago na rin, lalo't na itong mga technology na yung mga Pinay sa atin, although nagbago na rin ng parang style ba, kasi syempre marami kang nami-meet online. Pero kung kalilimutan mga kagwapings, nang Pinoy-Pinoy pa din yan kahit anong pagbabago ng siyensa, ng technology. Ang nakaano na yung morality natin, na yung values natin, yung mga faith natin, ganun. Tapos isa pa yung mga napapanood natin sa pelikula, yung mga drama diyan. Ang laki ng impact ng mga kagwapeng sa sa buhay natin. Tapos yung kagaya na manonood ka ng mga drama, live happily ever after, tapos maraming pagsubok, nalagpasan. So yung mga ganong kagwapeng sa Pilipinas yun. Ngayon, pumunta ka naman ng bansa na ang hanap mo tisay. Ngayon, kung ang dadali mo rito mga kagwapings, yung style Pinoy na yun nga, yung masyado mong para silang ang mga babae para mong ilalagay sa pedestal, sila lang, yung
masyado kang mga Ginoo. Yung talagang ano, Pinoy style mga kagupings. Ang ano din mga kagupings, nasa 95% patas may mga kagupings, marireject ka talaga. Kasi dito kasi sa mga pag napunta ka dito sa bansang ganito mga kagupings, itong sinasabi ko sa inyo, ano ito eh, yung nangyayari, yung mga nagsusulat kasi diyan na paano ka mag-approach ng babae, in general yun eh. Ang babae, although pare-pareho yan, iba-iba pa din yan. Sasabi, hindi, pare-pareho lang yan. Hindi ah. Halimbawa, sabi na natin yung Muslim, liligawan mo, ibang style din yun. Bumunta ka nga ng Middle East, ligawan mo yung mga babae doon. Iba, kailangan aayon ka din sa ano nila, sa tradition, sa religion, sa kultura. Babae yun ha, pumunta ka naman ng Pilipinas, ang mga Pinay naman, hindi ka sa mga Pinay talaga ang ano, yung pag in-approach mo sa kalsada, hindi ka aanuhin, papansinin, kasi hindi ka sa mga Pinay ang ano, yung ugaling Pinay nga, mahiyain, yung may respeto sa sarili, at saka parang kabastusan na makikipag ano ka sa kalsada. Samantalang dito mga kagupings, iba rito. Ang kailangan dito mga kagupings, talagang ano, may kabilisan ka. Hindi po pwede rito yung ano, yung ang tipong babagal-bagal ka. Kasi pagka ganun mga kagupings, marireject ka. Kaya ang tinuturo ko mga kagupings, yung sa tisay. Paano ka magugustuhan ng tisay na yung magaganda? Yun. Itong mga magaganda kasi na itong mga kagupings, yung mga high quality, yung mga high class, yung mga may sinabi na tisay, ano? Ang unang-unang tinitingnan yun sa lalaki mga kagupings, sasabihin mo ganito yan eh. Halimbawa, sa isang function, sa isang events, ang daming nagaganda ang mga tisay, ano? Unaan doon ka sa events na yun, Pinoy ka. Eto na ngayon, dumating yung mga nagaganda ang lalaki ng mga tisoy din, na mga talagang ano eh, yung mga forma, mga pang-model talaga eh. Tapos nasa isang tabi ka lang. Ngayon ito na mga kagupings. Ngayon yung mga nagaganda na parang mga tipong models talaga na ganyan eh. Minsan kasi ganito yung mga kagupings eh. Yung isang kilala ko, umaten siya sa events. Yun nga, nagdatingan yung mga matitikas talaga ng mga tipong models ng mga dating eh. Pero ang ito kasi mga tipong mga models ang dating ng mga lalaki. Ito yung ang feeling kasi nila, porket guwapo sila, matitikas yung forma nila, iniisip nila, pagkakaguluhan ako ng mga babae, ganyan, yung lalapit sila sa akin, ganito ganon. Ang nangyayari mga kagupings, kabaliktaran, halimbawa, sa isang events na yan, dumating nagaganda ang mga lalaki, ano, yung mga, alam mo lang, Pinay, sasabihin niya, naku, ang gwapo na yan. Pero itong mga Pinay na itong mga kagupings, hindi siya magkakandarapa na lumapit dun sa mga gwapo na yon, kasi, ang feeling niya, ang gwapo niyan, ano yan, yung maraming chicks yan, yung mga tipong ganun. So, ang dating ka agad mga kagwapings, pagka gwapong-gwapo ka, o yung may dating-andating mo, yung mga babae nagiging nasa defensive mode ka agad sila. Kasi, gusto ko niyan dahil gwapo ka eh. Pero hindi ibig sabihin doon, lalapitan ka at magpapapansin. Pero hindi siya yung parang atat na akala mo dahil gwapo. Eto naman mga kagwaping. May isa namang Pinoy na naandun din sa events. Hindi siya gwapong gwapo. Pero di rin pang model ang dating niya. Pero ito naman ngayon mga kagwapings. Lalapitan niya yung mga tisay o yung mga Pinay o yung mga babae doon na yung ang mga pasok niya kaagad yung mga gentle approach na yung talagang iba talaga mga kagwapings yung pagka nagsalita ka, may sense of humor, may sense, at saka yung ipapakita mo na pag nagsalita ka yung intellectual ano mo talaga, yung
o yung intelligence mo. Kasi once na bumuka na yung bibig mo, mga kagwapings, ang laking bagay nun, mga kagwapings. Kasi, oo nga, gwapong-gwapo. Meron dyan, kagaya nung isang gwapong-gwapo, ano, na parang gusto ring magpa-impress. Tapos, nagsalita, sabi niya dun sa isang babae na, eh, how are you? Parang kinumusta siya. Sabi niya, ay, nag-joke din siya. Sabi niya na, alam mo ba na isa ako sa mga, ano, mga wanted sa, ano, most wanted na, inahanap ako ng batas, kaya nagtatago ako. Yung mga joke na wala naman sa lugar, maraming ganun, mga kagopings, na ang ibig kong sabihin, kahit anong gwapo mo, anong tikas mo, mga kagopings, pagka yung wala kang communication skill, gwapo ka lang, wala din, mga kagopings, eh. Hindi siya nakaka-attract ng mga tisay. Hindi siya, kahit na sinong babae, pagka yung, kahit anong gwapo niyan, mga kagwapings, pag bumuka na ang bibig, yung type mo siya, dahil gwapo na nasa 100%, biglang magde-deteriorate yan, eh. Kasi may mga lalaking ganun talaga, pag nagsalita, may inis ka kahit lalaki ka na, yung mga lumalabas yung pagkabeta. Yan ang ibig sabihin, na walang communication skills. Samantalang itong mga tisay, ang habol kasi talaga niyan, yung ano, yung tipong alpha talaga ang dating mo. Yung kaya iba, mga kagwapings, yung abundant mentality. Kagwapings, ganito eh. Pagka kinausap mo na yung isang tisay na gusto mong makausap, at nakita niya na pagka nagsalita ka with sense, tapos nakikita niya na yung iba talagang may talino ka rin, hindi yung kung ano na lang lumalabas sa bibig mo. Kasi makakapag ano ka ng mga kung ano-anong topic, makaka-relate ka. At saka yung iba talaga yung hindi ka boring na kausap, mga kagopings. At saka isa pa, mga kagopings, ang mga alpha kasi talaga, yung bakit nakaka-attract, kasi meron silang boundaries, meron silang standard, meron silang values. Yung pag nakausap mo na yung mga lalaking alpha, hindi sa yung nagsasalita na, oh, kumusta, no? How's the weather? Mga ganun, yung mga walang kakwenta-kwenta na mga salita. Hindi, pag nakausap mo siya, ano talaga, yung pag nagsalita siya, makikita mong may value siya, na yung parang manghihinayang ka na ano, na parang dead mind siya, kasi bukod sa may sense of humor, malalaman mo na decente siyang tao. Tapos yung may itipong klase ang dating, kasi ang sinasabi ko, mga kagopings, yung ang kausap mo class, paano ka magugustuhan din ng class kung ang pagsasalita mo style ano, style parang yung parang ano, dalawa, yung walang laman ng utak mo, tapos kung ano-ano lang sinasabi mo, hindi, siyempre, hindi ka naman talaga magugustuhan. Kaya ang sinasabi ko kasi, para magustuhan ka, na hindi ka naman, hindi ka celebrity status, hindi ka naman magandang lalaki, hindi ka mayaman, na yung mga utak beta yun, yung ipakita mo na ano, na yung full of confidence ka. Bukod sa full of confidence ka, yung siyempre, yung huwag masyado yung ano, looks, kasi yung mukha hindi masyado yan, eh. Ang tinitingnan nila, mga kagopings, yung pananamit mo, yung sa mga tisay. Kasi ang parang mga puti, ang gusto niya sa Pinay, hindi yung mga gandang Pinay na mga celebrity ang dati. Ang gusto niya yung mga mukhang ano, yung parang yan, mga karamihan ng mga puti ang kasama, mga kamukha ni Bakekang, eh. Pero ang mga tisay naman, hindi naman pumapatol ng isa bagay, mga jowa niya, mga negro, di ba? Ang mga itsura, grabe. Ang hilig, hindi kasi ang mga tisay, kasi hindi talaga maano sa Asian. Yan ang totoo. Doon kaya bihira ka makakita ng puti na ang kasama Pinoy. Kasi bukod sa ang mga Asian, parang bihira ang Pinoy na nakikipag-date talaga ng tisay. Bihira. Kasi yung mentality ba na ano, na yung parang iniisip ka agad ng Pinoy ang mga tisay, ano, yung parang
parang angat. Yung ang tingin kaagad ng mga Asian, itong mga tisay na ito, mas mataas ang ano, yung pinipedestal kaagad nila. Ngayon, ang nangyayari mga kagopings, nare-reject talaga ang mga Asian. Ngayon, itong kilala kong Pinoy kasi, ang style niya kasi yung ano, yung parang ano ba, yung abundant mentality na hindi siya natatakot ma-reject. Yung pagkakausap niya ang tisay, ano talaga, yung approach na yung normal, yakap, halik, ganon dito. Eh, yung pinuntaan ko nga ngayon eh. Oh, pulis. Pulis yun. Oh, tapos ang asawa niya, pulis din. Oh, niyayakap ko eh. Kasi normal yun mga kagopings. Yan ang normal. Pero pagka yung style beta ka, na yung style natin Pinoy, na yung mga susundin natin yung mga maghihintay ka ng mga sign na parang kailan mo sa yakapin o halika, mga ganun, yun ang mga rejection. Kaya kung gusto mo talaga mga kagopings na ma-attract ang mga tisay, i-develop mo talaga yung ano, yung mentality na ano, na yung abundant mentality, confidence, at saka yung mga sa Tony Canadian Rockies, balikan nyo yung mga video dun mga kagopings, kasi malaking bagay talaga yung may skill ka para hindi ka mare-reject at makakapag-date ka talaga ng mga magagandang tisay. Kasi hindi imposible yun eh, totoo siya, hindi siya katang isip, hindi siya kwentong wala wenta, kasi nasubukan na siya nung kilala kong Pinoy. Yan yung mga kagopings. Biglang dumili mga kagwapings kasi ano na rito eh. 10 na ng gabi. Ganyan ang ano dito mga kagwapings, ang araw, yung bang kanina lang ang liwanag ano? Saglit lang eh. Biglang dumili me. Eh. O ngayon ito mga kagwapings, ang sasabihin ko lang ano, na sa isang event kasi mga kagwaping, kinakailangan talaga dyan para yung mga tisay na magaganda na yan, hindi ma-attract yan dahil magandang lalaki ka or celebrity status ka. Kasi ang daming gwapo rito, puro tisay at tisay ang kagandahan. Ngayon mga kagwapings, para ma-attract mo itong mga tisay na ito, kinakailangan talaga mga kagwapings, meron nga tinatawag na million dollar mouthpiece. Ano ba yon? Ibig sabihin mga kagwapings, yung may pag nagsalita ka with sense, yung pag nagsalita ka, makikita niya kaagad na ano, na yung sa pagsasalita mo na with sense, may sense of humor ka, may value ang mga salita mo with sense, yung may bigat, hindi ka lang yung nagsasalita, hindi ka nagpapatawa na, hindi ka namang kalbo, hindi ka nagpapatawa na comedian, hindi, yung pagka nagsalita ka, yung depende sa salita niya, na kakausap mo siya, na nagiging light yung parang yung vibes mo iba eh. Kasi pag may sense of humor ka, yung mga tisay gustong gusto nila yon, kasi ang yung iba yung dating ng vibes eh, na yung parang nakakagaan kang kausap, yung masayahin ka, yung saka iba talaga yung ano, yung pag nagsalita ka alam niya na educated ka, iba yun. Tapos yung mararamdaman nila na yung may standard ka, yung hindi ka yung ano, yung parang lalaking just na kalagkarin, parang ipapakita mo sa kanila na hindi ka pinalaki ng parents mo na just na yung tipong lalaking kalagkarin, yung mga tipong ganun ba na yung hindi mo sila babastusin. Kasi pag nagsalita ka, yung naandun yung gentle approach, tapos medyo magalang ka din, yung hindi mo naman sila binabastos, yung yun nga, kaya dating na ano, na talagang makikita niya yung intellectual level mo, iba? Yun ang mga, ano, mga attraction killer sa mga tisay. Ngayon, ito yung mga kagwapings. Isa pa, ang mga gustong-gusto ng mga tisay sa lalaki, siyempre yung may confidence. Napaka, ano, kasi mga, kagaya mga kagwapings, ano, maraming beta dyan. Sabi nga ng ibang beta eh. Yung mga pinagagagawa mo eh, parang, minamanipulate mo yung mga tisay, parang yung parang dating is ano eh, yung niloloko mo yung mga tisay, parang gano'n, kasi ang babata, ang gaganda, ano bang pinagagawa mo, parang hindi man mabuti, yan yung mga ano, yung mga thinking ng mga ano, mga kagopings, ng mga
insecure, o ano, yung mga pag-iisip ng mga ano, yung mga talagang mga beta thinking. Ngayon ito na mga ka-gopings, isipin mo yung mga yan, may pinag-aralan yan, highly educated, tapos may trabaho, tapos nasa hustong edad na, hindi naman yan yung minor. Tapos gagawin mo na parang ang tingin mo niloloko o ganon. Hindi ganon yun. Kasi yung mga yan, halimbawa yan, sumama sa'yo, hindi dahil naloko mo eh. Sumama siya sa'yo dahil nakita niya na alpaka, meron kang katangian na wala sa mga beta. Isa na yung mga negative na, ang mga beta kasi mahilig mag-ano ng mga negative, yung negative vibes, yung pag may nakita kang kasamang maganda, parang i-challenge ka kagad, paano mo na nakasama yan? O parang, ano kagad eh, ang feeling nila, parang andun kagad yung inggit, yung mga beta na mga lalaki. Kaya hindi sila nakakakuha ng mga design na ano. Saka dito mga kagwapings, usong-usi dito yung feminism. Yung thinking ng mga feminist, ano yan? Yan yung mga tinatawag na ano, na talagang ayaw nila ng marriage. Yan ang mga thinking ng mga tisay. Ayaw ng mga tisay mag-commit. Ayaw ng mga tisay na ano, na kasi dominant sila eh. Tapos itong mga tisay na ito, talagang ano, napakalakas ng ano nila, na yung tisay eh. Yung family sa kanila is ano, yung kaya nga mataas ang divorce eh. O tapos itong mga kagopings, magugusto ang kanya bilang isang Pinoy, kasi bilang isang Pinoy, nakikita niya yung may values ka eh, na yung dala mo yung pagka-Pilipino mo na ano eh. Grabe na ang dilim mga kagwapings, ano. So, yun mga kagwapings. Kaya para magustuhan ka ng mga tisay mga kagwapings, na yung mga high class ha, hindi yung mga insecure. Talagang kinakailangan is ano, pakita mo yung tiwala mo sa sarili mo, tiwala sa Diyos, Pinoy ka, at higit sa lahat, mandirigma ka, at mabuhay ka. May lakad na naman ako ngayon eh. Pero ang lakad ko ngayon, ito yung mga friends ko na matagal na rin kami hindi nagkikita. Ito yung mga nung araw, mga dati trainee ko. Nagkaiba-iba na kami ng mga ano, ng magalandas. Yung iba, head ng correction. Yung iba, correction, yung sa jail dito, correction officer. Yung iba naman, mga police officers. Yung iba, mga, yung sa bylaw. Yung gano'n. Yung mga, ano ko kasi dito, mga tropa kong mga puti, nasa law enforcement, sa, siguro sa, ano, sa, siguro kasi ang kaibigan ko konti lang naman, siguro mga dalawa. Pero yung mga yun, mga nasa law enforcement sila, kaya mga matitikas din yan ang mga tropa ko dito. Mga Pinoy naman, mga tropa ko, ano din, mga matitikas din, mga mababait. Hindi kasi masyado kasi akong ano, yung siyempre eh, saan ka pa, di sa tisay na, diba? Kaya, more on tisay talaga ako. Pero may mga lalaki din. Pero, konti lang. Ito mga kagupings, at ang lakad ko naman ngayon eh, dito sa mga hindi siya tisay mga kagupings. Mga tisoy naman. Pero, ano sila, yung mga matagal mo na itong kaibigan, nung araw pa. Mga, ano ito, yung mga nasa law enforcement, yung Calgary's finest, mga bylaw officer, correction officers, puro sila ano, nasa law enforcement. Yan ang mga talagang tropa ko dito, ng mga puti sila, mga
mababait, mga matatagal ko lang kasama. Pero syempre na ako lang ang Pinoy. Mga astig sila. Pero tayo kasi mga Pinoy, iba tayo eh. Yung hindi tayo pwedeng i-push around eh. Kaya kahit nasa law enforcement sila na mga astig-astig na ganyan, medyo pagka Pinoy ang kaharap nila, mataas ang respeto nila. Kasi, kumbaga, sa atin lang sila nato. Sa patagal namin pagsasama, may mga natutunan sila na, kasi advance tayo eh. Ang mga Pinoy kasi advance sa lahat, ano? Advance sa kalokohan, advance sa kawalang hiya ng mga ano, strategy, mga puti. Nung araw, mga bata pa yan na mga wala pang experience. Nakita nila ang pagsik ng Pinoy. Kaya pag nagkikita kami, andun talaga, mataas yung respeto. Kasi, ang respeto kasi, it is earned, not demanded. Ganon mga kagabis. At sila naman ang imimit ko ngayon. Hindi muna mga tisay. Mga kagwaping isang ginagawa ko rito pagka syempre pagka medyo yung mga tisay pahinga, mga tisoy naman, mga kagwaping, at maglalaro ka, yung tawag na Texas poker kasi yung mga puti ganun eh, mga games nila, syempre pang puti, walang tong itch dito, di nila alam yun. Pero ito nga pupuntahan ko at magpipitsa-pitsa lang kami. Pa ako mga kagwapings, ang hilig din ito sa pizza. Kaya dito yan talaga mga puti. Kung hindi pizza, kung ano-ano. Ito nga, nagdala ako ng mga chips. Ganon dito, pagsasabi nila, meron kaming handa na, ano, na big time, lots of foods. Yan, oh. Ito mga kagwapings, mga chips. yan ang dadaling ko. Tapos sa kanila naman yung pizza. Parang, ang layo ng mga ano ng mga Pinoy, kaya gusto ko yung mga Pinoy kasi pag-uwi ay nakakapagbalot ako ng mga kanin, ulam, mga puti, mga ito. Puro puti kasi ito eh, walang Pinoy dito, ako lang. Mga puti na mga astig to eh. Syempre eh, yung mga tropa mo eh, Calgary Spines. Talagang ano to, mga law enforcers eh. Kaya ano, pizza, chips, inuman, ganun lang. Pero wala akong makita dyan na may kanin. Syempre kaya mga puti eh, ako lang ang Pinoy eh. Kahit na hindi ko talaga ilig ang mundo ko talaga sa mga kagwaping, hindi talaga ako pamputi. Kaya mga tisay, hindi ko talaga ano ang tisay. Kasi ayokong pagising ko, spooky ng dollar, walang kanin, ayaw ng bagoong, ayaw ng mga pagkain natin, ayaw nila. Hindi yan ang ano ko. Kaya, ano lang, ngayon, ano lang to, parang laro-laro lang kami. Yan, papunta ako dun sa bahay ng dati ko itong boss na ang tatay niya, chief of police ng Calgary. Yung mga kapatid niya, yung asawa niya, puro lesbo. mga tropa ko. Mga talagang mga matagal ko ng ano, kaibigan. 1 hour later. All my friends. No, I have two pairs of pants for me. For me. Brian, say hi. So I drank. Oh, yeah. This is Brian. Look, I'll be short with you. Oh, yeah. Yokon Territories Probation Officer Head, the boss. Watch behind you. I don't know you. A few moments later. It's pizza time. Why don't I insult them? But. JJ, help me. A lot of companies pay for the housing, right? And tell me what to say. So if they didn't pay for the housing or the schooling, then even there you go. Darius is a big boy now. Look at that. Right? So because it's all tell me how to square up. Constable Step. So now I stop paying taxes. You're the best, Antonio. U.S. taxes. Put it all the man, the real deal. That's right. 2 years ago now. Life is good. Yeah, like good. Man, the man. The best correction finest of Calgary. My buddy Gavin for the longest time, the most hardcore son of a bitch. The man! A few inches later. This
Look at that. We're all. When he's holding that fucking phone, what you gotta heck? Watch him. Oh, look at this. The guy's been calling me online. Meanwhile, wait, what the heck? Antonio. Oh, there you go. Who's the winner right there? Antonio. The winner. What the heck? The winner. Oh, the Antonio. $5. $5. Damn it. Cheater. There you go. Well Woo! Earned, buddy. Well, oh, well earned. Thanks, Gavin. You're the man. How many pesos is that? Wingy man. Oh, but on the good, bright side, there is holy water here. On the bright side, your soul will be saved. On the dark side, I'm... yeah. Oh, you still got four. Nicely done. Got you four. Held on for four. Holy joy only had. Yeah. Oh, Jesus Christ! That one there. 37. The blasphemy kids. The blasphemy kids. They are. They're the dealers. Gino, did you buy your kids the... pass me the cards there, Gino. Or Z. Did you buy your kids their orange t-shirts? Right. Game.